sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Agent Liv, do you hear me? Nasa lokasyon ka na ba? Nakuyom ang labi ni Liberty habang rinig ang boses mula sa earpiece niya. Hindi niya magawang masagot ang kabilang linya dahil iritado siya sa suot na mahabang saya at lawlaw na damit. Tila hindi niya mailarawan ang sarili sa suot na damit. Alam kong naririnig mo ako kaya sumagot ka. Remember, always be professional. Wala ka sa lugar ngayon para magdabog. Usal ulit ng boses sa kabilang linya. Umirap at kumuyom ang kamay ni Liberty. Kung nakikita niya lang sana si Berto na siyang nagsasalita sa kabilang linya ay sinuntok na niya ito. Wala siyang pakialam kahit ahead ito at mataas ang posisyon ng lalaki kaysa sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Lumukso sa saya? Dahil dito sa pambihira akong suot? Makakatikim ka talaga sa akin pagbalik ko mamaya, Berto. Bakit ito pa kasi yung disguise ko eh? Galit na galit niyang usal ngunit pigil din dahil nakatayo na siya sa harap ng lokasyon niya kung saan ang kanyang bagong misyon. Ramdam naman ang pagpipigil ng tawa ni Berto sa kabilang linya. Pasensya na, yan lang kasi ang mabilis na nahanap ni Berta kanina. Kaya yan na ang pinadala namin. Hindi ko naman akalain na ganyan kasama ang dating sa'yo ng damit na yan. Anito at natawa. Malalim na napapuntong hininga si Liv. Hindi talaga niya gusto ang damit at talagang may matatamaan mamaya. Swerte lang ng lalaki at may misyon pa siyang dapat gawin sa mga oras na ito. Isa kasi siyang undercover agent sa isang pribadong organisasyon. Trabaho niya ang magbantay sa mga taong nanganganibang buhay. At kahapon nga lang ay nakatanggap ulit siya ng misyon. Bantayan at proteksyonan ng isa sa pinakasikat na bilyonaryo ng bansa na si Ares Esquivel. Dahil sa hindi malamang threat mula sa isang grupo ng terorista. Hindi lang naman siya ang nag-iisa sa misyong ito, ngunit ang mga kasamahan niya ay nakatoka sa iba. At siya lang itong naatasan mas malapit sa bahay ng bilyonaryo. At kaya rin siya nakikita ngayon ni Berto dahil nasa malapit ang kambal nitong si Berta. Hawak ang sniper nito at kamera. Siya ang sniper nila. Kinapkap niya ang baril na nakalagay sa legs niya sa ilalim ng saya. She's very skilled as an agent dahil maraming misyon na ang kanyang pinagdaanan at napagtagumpayan. Kaya sanay na siya sa bakbakan. Specialty niya ang martial arts. Bahagya siyang tumayo sa gilid ng mataas na pananim sa labas ng gate at humalukip-kip. Hindi na niya pinansin si Berto sa kabilang linya. Ilang sandali pa ay narinig niyang nagsalita naman si Berta. This is Agent B. Be careful. May nakikita akong tao palabas ng gate. Anito. Tumuwid ng pagkakatayo si Liberty at pasimpleng naglakad-lakad. Kunwari ay may hinahanap siya. Saktong lumabas ang isang matabang babae na nasa 50s na ang edad. Magandang araw. Ikaw ba si Lib? Bahagyang nagulat si Liberty nang makilala siya ng babae. Kumunot ang noon niya. Paano nito siya nakilala? Ikaw ba ang bagong yaya ng triplets? Si Lib Batumbakal? Anang babae. Napangiwi siya dahil akala talaga niya ay nakikilala na siya ng babae. Hindi naman pala dahil hindi Batumbakal ang apelido niya. Liberty Malyari ang totoong pangalan niya at hindi Batumbakal. Ang bantot ng apelidong yun, hindi bagay sa maganda niyang pangalan. Magpanggap ka. Sabihin mong oo para makapasok ka ng mansyon. Salita ni Berto sa kabilang linya. Tumahimik ka. Pasimpleng sagot niya rito. Tama siya.
Pagkakataon mo na to, Lib. Alam naman nating mahirap pasukin ng mansyon ng isang Aris Esquivel. Umuo ka na lang at kami nang pahala sa totoong Lib at tumbakal. Sabat naman ni Berta sa kabilang linya. Umigting ang panga ni Lib. Ayaw sana niya ngunit may punto naman si Berta. At para na rin mas mabantayan niya si Aris, ay kailangan niyang makalapit dito. Nahihilo ka ba, Ineng? Naririnig mo ba ako? Kumaway ang babae sa harapan niya, kaya napakurap-kurap siya. Ah, oo, ako nga. Ako si Lib Batong Bakal, ang bagong yaya ng triplets. Aniya at peking ngumiti. Nako, mabuti naman. At sumunod ka na sa akin dahil kanina pa naghihintay si Sir sa'yo. Anong nangyari at nahuli ka? Wala kasing masakyan na tricycle sa amin tas pagdating ko dito, naligaw pa ako. Hindi ko kasi kabisado kung saan ang bahay ni Sir Aris. Aniya at sumunod na nga sa babaeng papasok sa mansyon. Ganun ba? Kawawa ka naman at nahuli ka pa sa unang araw ng trabaho mo. Ako nga pala si Maris. Manang Maris ang tawag nila sa akin dito. Nakita agad niya kung gaano karami ang bodyguards sa loob. Nagtaka tuloy siya kung bakit kailangan pa ng serbisyo niya kung ganito naman karami ang tauhan ng bilyonaryo. Parang joke tuloy siya kumpara sa dami ng mga ito. Pinagtinginan agad siya ng mga ito. Bagong katulong po, manang? Tanong ng isa sa mga bodyguards. Tumango naman ang ginang. Oo, siya ang bagong yaya ng triplets. Ah, magandang araw po sa inyo, bagong manang. Sana makayanan po ninyo ang kakulitan ng tatlo. Pinapangunahan ko na po kayo. Saad naman ang isa pa. Umigkas agad ang paningin ni Liberty sa narinig. Hinarap niya ang lalaki at tiningnan dahil tinawag siyang manang nito. At pino pa siya. For Pete's sake, e 29 pa lang naman siya. Umusok sa galit ang ilong ni Liberty. Talagang patay si Berto sa kanya mamaya. Kasalanan nito na ito ang pinasuot niya sa kanya. Pwede naman sanang kahit matinong pants at t-shirt, hindi yung saya at pangmanang na blouse. Psst! Huwag niyong guluhin si Manang, baka kinakabahan na siya sa dami natin. Hayaan niyo muna siyang makapag-adjust. Anito nang mapansin ang pagyuko ng ulo niya. Akala siguro nito ay natatakot sa kanila ang dalaga. Pero ang totoo ay gusto niya na itong pagsisipain at turuan ng leksyon. Mga walang modo. Pasensya na po, Manang. Sa sobrang iritasyon, kinapkap na talaga niya ang baril sa hita at gusto na lang sanang pagbabarilin ng mga ito dahil sa init ng ulo niya. Sakto namang nakarating na sila sa sinasabing opisina ni Aris Esquivel. At kung nagkataon nga naman, hindi pa man siya nakakabunot ng hininga at tinulak na agad siya papasok ni Maris at pinagsarhan ng pintuan. Kaya ni hindi na niya nagawang presentable ang sarili. Ay putek! Mura niya. Ngunit natigil ng bumungad ang natigil na si Aris Esquivel sa ginagawa. Agad namang napalunok si Liberty sa taglay nitong kagwapuhan. Ito na atang embodiment ng tall, dark and handsome. Perfect angle jaw, deep set of eyes and nose like those of Greek gods. Halatang-halata ang sobrang tangos ng ilong nito dahil sa suot na reading glasses at itim na mga mata. Nagtaka ito sa presensya niya, kaya bago pa maulol, pinakilala na ni Liberty ang kanyang sarili. Ah, ako nga po pala si Liberty Batong Bakal, sir. Aniya na nauutal pa. Tama ba yung narinig ko, Lib? Nautal ka?
For the first time to ah. Nauulol ka ba? Bigla namang litaw ng demonyong si Berto sa kabilang linya. Kaya agad pinatay at inalis ni Liberty ang earpiece nang hindi nahahalata ng lalaki. So ikaw ang bagong yaya ng mga anak ko? What took you so long? Our agreement was 1 p.m. yet you came 4 p.m. now? Anito, sa baritonong boses nito. Lib cleared her throat. Nanghihina ang tuhod niya sa paninitig ng lalaki kaya pilit niyang ginigising ang professional mode niya. Kailan pa siya nang hina at nawala sa wisyo dahil sa isang lalaki? Na-traffic po kasi sir. Alam naman ninyo kapag pampubliko ang sasakyan at medyo nahirapan po kung hanapin yung bahay niyo. Rason niya, tulad kay Manang Maris kanina. Tumango naman ang lalaki at pinasadahan siya ng tingin. Ngunit, yun nga lang ay halata ang pagpipigil nito ng ngisi nang makita ang suot niyang manang na manang. Okay, you can go to your room now, sa third floor, sa harap ng kwarto ng tatlo. And you can change your dress dahil may uniform kayo. Baka kasi madapa ka lang sa haba ng saya mo kapag hahabulin mo yung triplets ko. Anito at tumaas ang sulok ng labi. Hindi alam ni Lib kung anong uunahin niyang i-process. Ang katotohanang unang araw pala niya ito at kailangan niyang magstay sa mansyon o ang pagtawa ng lalaki dahil sa suot niyang saya. Naiinsulto siya. At nga pala, pahabol pa nito. Ano? Iritado na sanang tanong niya kung hindi lang napigilan ang pagtaas ng boses. Pwede ka ring maligo dahil may sariling banyo ang kwarto mo. Just to remind you that I value my children's hygiene above anything else. Wala ka naman sigurong problema ron, Miss Batumbakal, right? Kotang-kota na talaga siya. Ang sarap na lang bigwasan ng lalaki dahil sa pagpapamukha nito sa kanya. For his information, 2 beses siyang naliligo sa isang araw, no? At hindi siya madungis, hindi rin siya mabaho. Sadyang buwisit lang talagang damit niya kaya siya nahuhusgahan ng ganito ngayon. Idagdag pa ang pambihirang bantot na batumbakal na apelidong yan. Lalong nag-init naman ang ulo niya. Padabog na lumabas ng opisina si Lib na madilim ang paningin. Kinalimutan kong nagagwapuhan ako sa kanya kanina. Isasama ko na siya sa listahan ng papatayin ko, buwisit siya. Mura niya at agad sinunod ang binanggit na direksyon ng lalaki. Anong akala niya sa akin hindi marunong mag-alaga ng sarili? Eh kung isampal ko kaya sa kanya tong kilikili ko? For his information, mas mabango pa ako kaysa sa exes niya. Himutok niya sa sarili. Oh, Liberty, tapos ka na. Halika, ihahatid na kita sa itaas. Bigla namang pagsulpot ni Manang Maris at pinalapit siya kaya naikuyom niya ang labi. Isinasaisip na lang muna niya ang pagmumura sa lalaki. Idagdag pa si Berto na nang iinis sa tenga niya magmula nang ibalik ang kanilang komunikasyon. Buwisit ka talaga, Berto. Kasalanan mo talaga to. Malutong na mura niya. Oh, bakit ako na naman? Ikaw nga itong nauutal kanina eh. Pang-aasar pa ni Berto sa kabilang linya. Kaya nga, buwisit ka talaga. Hindi na ako agad-agad makakaalis dito, punyeta ka. Paano ang nakaplano kong bakasyon sa susunod na linggo, ha? Isa pang pinoproblema niya ay ang bagay na iyon dahil kailangan pa niyang mag-report sa opisina nila at syempre pa, umuwi sa kondo niya dahil balak niyang magpahinga muna sana sandali. Kalma! Ako nang bahalang mag-explain sa head natin. Maiintindihan naman nun sa laki ba naman ang ibinayad sa kanya ng bagong kliyente natin. Hindi iinit ang ulo nun. Hindi rin magtatagal ang mission mong to. Kaya tiis-tiis lang.
Para ka namang hindi napunta sa mas malala dito dati ah. Siguraduhin mo lang, dahil tustado ka sa oras na makalabas ako rito, Berto. Enough muna ni Liberty ang earpiece niya pagkatapos noon at humiga sa malambot na kama. Napagpasyahan din niyang magpalit pa ng uniform dahil ayaw talaga niya sa saya at blusang suot. Itinago rin niya ang baril sa legs niya at ang balisong sa bulsa ng blouse niyang light purple. Ilang minuto pa ay napagdesisyonan na niyang puntahan ang sinasabing aalagaan niya kuno. Ang triplets na anak ni Aris Esquivel, si Rylan, Dylan, at Kyla. Dalawang lalaki at isang babae. Based sa kwento ni Maris, ay 9 taong gulang na ang tatlo. At namatay ang ina nila nang ipinanganak sila kaya since then, ay naging biyudo na si Aris. Sa itsura nun, hindi halatang tatlo ang anak. Gwapo eh. Pero basta, buwisit pa rin siya. Ang sarap pa rin niya talagang sakalin. Wika niya sa sarili. Confident niyang binuksan ang kwarto ng triplets at agad bumungad ang sobrang gulong loob nito. Pumasok siya at hinanap ang mga bata ngunit unang tapak pa lang niya ay naramdaman na niya ang madulas na balat ng saging sa sahig. Kaya agad siyang nawala sa balanse. Mabuti na nga lang at mabilis ang reflexes niya at agad siyang napa-backflip. Matalim niyang binalingan ang tingin ang tatlong bata sa gilid na nakaabang pala at ang may pakananon. Kapwa naman awang ang mga labi nila sa nakita. Sinadya niyo pang lagyan ng saging ang pintuan ha? Seryosong usal niya. At tinaasan ang tingin ng mga ito. How did you do that? You were so fast, then boom! You just backflipped? Pinaghalong pagkamangha at pagkagulat na saad ni Dylan. Humalukip-kip at ngumisi naman si Liberty. Piece of cake lang ito sa kanya sa experiences niya. Nagawa na nga niyang habulin ng isang helicopter noon sa tuktok ng isang mataas na building. Dahil tumakbo ang isang sindikato. Mayroon ding naka one-on-one naman niya ang mala gulayat kalaking bodyguard ng target niya noon. Halos maganda bali-bali na ang buto niya, ngunit natalo pa rin niya. Yun nga lang ay isang buwan din siyang nasa ospital. Kaya eto pa kayang bagong misyon niya. Piece of cake lang ito para sa kanya. Nagulat ba kayo? Ngisi niya at tumango naman ang tatlo. At gusto niyo rin bang makakita ng lumilipad ng balat ng saging patungo sa inyo? Sarkastikong usal niya. Agad na nawala ang excitement sa mukha nila at bumagsak ang mga balikat. Look, hindi ako nandito para konsintihin ang pagiging brat niyong tatlo. Kung yun ang dahilan bakit umalis ang dati niyong yaya, ibahin niyo ako, dahil hindi ako magdadalawang isip na ibalik sa inyo kung ano man ang gagawin yung masama sa akin. Matatanda na kayo. Hindi na kayo mga sanggol na dapat konsintihin. Hindi ako nandito para i-baby kayo. Tandaan niyo yan. Babala niya at isa-isang tiningnan si Rylan, Dylan at Kyla. What are you? Bakit ang tapang-tapang mo? Alien ka ba? Inosenteng tanong ni Kyla at may halong pagkasarkastiko. Our past nanny wouldn't even say a word to us unless we ask. But you're, madaldal at matapang. Bahagya pang humagikik si Kyla sa dulo ng sinabi. Umangat ang kilay ni Liberty. Like father, like daughter nga naman. Ganun-ganun din magsalita si Aris kanina. Ano naman kung alien ako? Sipat niya sa mga ito. Gusto niyo bang mabugahan ng berdeng apoy ha?
Inunahan na niya talaga ang mga ito sa pagiging siga. Ganun kasi siya sa mga pamangkin niya. Hindi naman sa hindi siya mahilig sa mga bata. Ngunit nagiging behave kasi sila kapag seryoso siya. Effective nga ito sa triplets. Sumandal siya sa pintuan. Oh, nakatulog na ba kayo? Masiglang aniya. She doesn't want to be the usual soft-spoken Yaya. Alam kasi niyang hindi naman makikinig ang mga brat na batang ito sa mahinang salita. Dapat talaga ay authoritative at mabigat ang bagsak ng bawat salita. Bakas pa rin ang gulat sa mukha nilang tatlo sa pag-akto niya. Tuloy ay mabilis ang mga itong tumango. Kakagising lang namin, sagot ni Rylan, ang isa pang batang lalaki. Nakaglases ito at mukhang tahimik lang. Good. Ngayon, ligpitin niyo yung mga kalat niyo. Utos niya. Umawang naman ang labi ng tatlo. Siya rin ay malakas ang loob na utusan pa ang mga ito. But you're supposed to clean, not us. Ayaw niyo akong sundin? Lalong sumeryoso ang tinig niya at tumuwid ng tayo. Nagkatinginan ng tatlo at unti-unti nangang niligpit ang mga kalat nila. Nakatayo at napahalukip-kip na lang si Lib na binabantayan ng tatlo. Hindi rin siya makapaniwalang nagagawa niyang utusan ng mga anak ng isang Ares Esquivel. Alam naman niyang bata lang ang mga ito at trabaho talaga niya iyon. Gusto lang talaga niyang subukan kung hanggang saan ang pagiging brat ng mga batang ito. At isa pa, hindi naman kasi talaga siyang experienced na Yaya. For Pete's sake, she's an undercover agent. Kung hindi dahil sa trabaho ay wala siya rito ngayon. At isang rason pa, para na rin turuan ng mga itong maging responsable. We're done now. Hinihingal na ani Rylan. Mabuti. May gusto na kayong gawin ngayon? Manood ng TV, matulog ulit o kumain ng merienda? Aniya, na medyo gumaan na ang tono ng boses niya ngayon. We have a class, Yaya. Our teacher will come in any minutes now. Sagot ni Rylan sa kanya. Napatango naman si Liberty. Ah, okay. Homeschooled pala kayo. Mga rich kid nga naman. Aniya. Hindi ba sinabi ni Daddy sa'yo? Ani Kyla. Hindi eh. Sige na, magbihis na kayo at hihintayin ko kayo sa labas. At ipagluluto ko na rin kayo ng merienda habang nag-aaral. Aniya at tuluyan nang umiba ang pananalita. Kalmado na ito ngayon pero naroon pa rin ang authority. Okay. Sabay na ani nilang tatlo. Sumimangot si Liv. Wala man lang thank you. Naniningkit ang mga mata niya. We don't say thank you. Sagot naman ni Kyla. Pwes, simula ngayon, matuto na kayong mag-thank you. Dahil hindi ko kayo titigilan hanggang sa magkaroon na kayo ng mabubuting asal. What if ayaw namin? Supladong ani Dylan. Hindi ako matatakot na paluin kayo. Preskong sagot niya. Sa ikailang beses na pagkakataon, nagkatinginan na naman ang tatlo. Tila nag-uusap ang mga mata sa pamamagitan ng tingin. Isinilid ni libang kamay sa bulsa at pinagmasdan ng mga ito. Ang liliit nyo pa, pero ang attitude nyo. Usal niya sa isipan at tinulungan ng mga itong magpalit ng damit. Si Dyla naman ay ayaw pang magpalit ng damit kaya pinabayaan na niya ito. Kung ayaw ay ayaw, yun ang motto niya, walang pilitan.
Bumaba ang tatlo sa study room kung saan sila nag-aaral habang naiwan naman si Liberty sa kwarto ng mga bata. Doon na niya ino ng komunikasyon sa labas at sumilip ng bintana. Anong ganap ngayon dyan? Tanong ni Berto sa kabilang linya. So far it's safe here. Maraming bodyguards na nakapalipot sa loob ng mansyon. I saw a secret passage palabas ng mansyon kanina. I'm sure, it's secret pero hindi nakalagpas sa tingin ko. Report naman niya sa kanyang mga kasamahan. Nandito na nga siya sa totoong trabaho. Ang tinutukoy niyang secret passage ay ang malaking painting sa opisina ni Aris Esquivel. Flawless ang pagkakagawa noon, kaya hindi ito mapapansin ng may mga ordinaryong mata. Subalit siya na marami ng experiences ay napansin iyon. Papetiks-petiks lang siya kanina pero pasimple na niyang sinusuri ang buong mansyon. That's good. Be attentive na lang. Dahil hindi pa rin natin masisiguro ang safety ni Aris Esquivel kahit maraming bodyguards dyan. You're still needed. Our boss will not send his best agent there for nothing. Ani Berto. Copy. How about you there? Balik niya. We're good here too. Another client just left our boss office. So expect another mission after you finish this. Hindi man nakikita ay navivisualize na agad ni Liv ang ngisi ni Berto. Wala naman siyang reklamo roon at another pera na naman ngunit ibig sabihin nito, ma-extend na naman ang plano niyang bakasyon. For the past 5 years, wala siyang inatupag kundi trabaho at hindi na nakakapagbakasyon. Oo nga pala, wala ka ba talagang alam kung sino ang taong nagpadala ng agent dito para proteksyonan si Mr. Aris Esquivel? Wala talaga eh. Kung may idea ako, sinabi ko na kagad sana sa'yo, Liv. Tugon ni Berto. Malalim na napaisip si Liberty. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya kay Berto at in-off muli ang komunikasyon nila. Bumaba na siya at nagpanggap na ginagawa ang trabaho habang palihim na minamanmanan ang mga galaw ni Aris. Abala ito at hindi siya pinapansin. Napaisip tuloy siya kung anong klaseng sindikato ba ang kalaban nitong taong ito ngayon. Mabilis na tapos ang araw. Ipinaghanda lang niya ang triplets ng makakain nila na kinuha lang naman niya sa ibaba at pinatulog ang mga ito matapos ang isang oras na paglalaro nila ng Legos. Alas 2 ng umaga, tulog na ang tao sa loob at tanging mga bodyguards na lamang sa labas ang gising. Tahimik na tinungo ni Liberty ang opisina ni Aris para humagilap ng mga impormasyon balikan ang nakita niyang passage kanina. Bawat hakbang niya ay mahina at walang tunog. Laking tuwa niya dahil bukas iyon at pumasok na siya agad. Madilim ang loob dahil nakapatay na ang ilaw. Agad niyang tinungo ang mesa ng lalaki at bubuksan na sana niyang drawer nang biglang lumiwanag ang buong room at bumungad si Aris na nakasandal sa gilid ng light switch. What are you doing here? Agad ay napapikit si Liberty at nagpanggap na tulog at nagsisleepwalk. Huwag mo akong iwan dyan. Pagpapanggap niyang bulong na tila nasa isang malalim na panaginip siya. Tumaas ang kilay ni Aris sa inakto niya. Pailalim siya nitong pinagmasdan. Jan, mahal ko, wag mo akong iwan. Hintayin mo ako, malapit na ako. Tila lasing at wala sa sariling usal niya. Ngunit sa loob-loob ay tila natunaw na sa kahihiyan si Liberty sa sobrang kahihiyan. Umikot siya at naglakad na parang tulog patungo sa pintuan. Laking tuwa na sana niya nang makarating sa pintuan, ngunit hinarang siya ni Aris at sinuri ng tingin. Kumabog agad ang dibdib ni Liberty. Hindi siya pwedeng mabuko na nagpapanggap lang.
Kunwari, matapilok siya at bumagsak sa dibdib ni Ares. Hinaplos niya ang dibdib nito. John, mabuti naman hinintay mo ko. Aniya, at dumikit pa lalo kay Ares. Napatingala ito sa siling at napamura ng ilang ulit dahil sa pagtama ng katawan nila at pagiging touchy niya. Damn it! You're sleepwalking! Bulong nito at binuhat siya at lumabas na ng opisina. Umakyat ang dugo ni Liberty dahil ramdam na ramdam niya ang dibdib at kakisiga ng lalaki. Pero hindi pa rin siya na out of character. John, miss na kita. Aniya. Boss! Tanong ng kung sino yung nasa labas. Si Manang Lee ba yan? Tanong pa ng isa. Pinatahimik agad sila ni Ares. Shh! She's sleep talking. Return to your outpost now. And please, stop calling her Manang to piss her off. Utos nito at agad siyang inakyat ng third floor patungo sa kwarto niya. Ilang sandali pa'y naramdaman na niya ang malambot na kama sa likuran. You're so heavy. And how did you manage to reach at my office while you were sleeping? Rinig niyang wika ng lalaki. Mukhang nagtataka ito at iritado. John. Muling ungol niya sa pangalan ng imaginary boyfriend. You're crazy. Usal nito bago muling sinara ang pintuan at tuluyan nang naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Doon na nagpagulong-gulong sa kama sa sobrang kahihiyan si Liberty. Kinalimutan na niya ang nabigong plano dahil pakiramdam niya natunaw ang mukha niya. Buisit na dyan yan! Mura niya at pinagsusuntok ang unan. Papatayin ko talaga yung dyan na yan. Pagbubuntong hiningan niya ng kahihiyan at galit. Nadamay pa si John na imaginary boyfriend niya. Kung wala siyang survival skills, baka nahuli na siya ng lalaki. Ngunit nakakahiya talaga ang naisip niyang solusyon. Kinaumagahan ay bothered na bothered si Liberty. Tumulong siya kay Maurice sa paghahanda ng makakain bago umakyat, dala ang umagahan ng triplets. What's this, Yaya? Tanong ni Dailan. Nakikita niyo naman, di ba? Omelette at bacon yan. Sagot naman niya. Wala bang iba? Sumimangot si Kyla. Napabuga na lamang ng hangin si Liberty. Mainit ang ulo ko ngayon, kaya kainin niyo yan. Kung gusto niyo ng iba, huwag na lang kayong kumain. Tapos. Aniya. Sumasayang lang kayo ng pagkain samantalang maraming bata ang nagugutom ngayon at walang makain. Alam niyo ba yon? Lalong nasira ang mukha ni Kyla at Dailan. Si Rylan ay tahimik lang at kinuha ng pinggan niya para sumubo. Oh, gayahin niyo si Rylan na walang arte-arte. Masarap din naman yan. Si Manang Maris kaya ang nagluto niyan. Aniya at lumapit kay Rylan, saka bumulong dito. Dahil mabait ka ngayon, gusto mong turuan kita ng karate pagkatapos ng klase niyo mamaya? Hmm? Mahinang bulong niya sa batang tahimik lang na kumakain at nakikinig sa kanya. Napansin kasi niya sa mga drawings ni Ryla na mahilig ito sa martial arts, kaya baka may maitulong siya sa kanya. Tumango naman agad si Ryler. Ngumiti si Liberty. Damihan mo pa ang kain mo, ha? Aniya at tumuwid ng tayo, saka tinaasan ng kilay si Dylan at Kyla. Anong binulong niya sa'yo, Rylan? Curious na tanong ni Dylan at Kyla. O bakit? Bakit niyo tinatanong?
Sipat naman niya agad. Kung gusto niyong malaman, kumain din kayo. Hamon pa niya. Tuloy ay walang choice ang dalawa at kumain na rin sa wakas dahil gusto rin lang naman nilang malaman ang sikreto. Habang kumakain ang mga bata ay muli niyang binuksan ang komunikasyon sa labas at tumayo sa lugar kung saan hindi siya mahahagip ng CCTV. Kamusta? Any report? Tanong niya kay Berto. Hi, this is Berta Lib. Wala si Berto ngayon dahil inatake ang sasakyan niya pauwi kagabi. He's in the hospital right now kaya ako na ang in charge ngayon. Sagot ng pamilyar na boses ni Berta. Nanlaki ang mga mata ni Liberty. Ano? Anong nangyari? Kamusta na si Berto? Napuruhan ba siya? Nag-aalalang tanong niya. Don't worry. He's in the stable condition now. He's got a shot in his shoulder at na-rupture ang spine niya dahil sa pagtaob ng sasakyan. But he's safe now. Kailangan nga lang manatili ng buwan sa hospital kaya ako na ang in charge sa opisina ngayon. And another agent was deployed in the perimeter of Aris Esquivel as of today. Inform ni Berta sa kanya. How about me? Am I needed there? Aalis ako rito ngayon. Aniya at sinulyapan pa ang triplets na kumakain. Napalingon pa si Rylan sa kanya. Boss said you don't have to. We have the issue under control. Focus ka lang daw dyan sa trabaho mo. I will inform you if there would be a change of plan or may intel na about sa threat kay Aris Esquivel. Are you sure, Berta? I want to see Berto's situation. Nag-aalinlangan niyang saan. He's okay now, believe me. Dumalaw ka na lang kapag okay na ang mission mo. He can wait at iinisin ka lang naman nun. Take care there, Lib. Ibinaba na ni Liberty ang linya. Kahit pa ba palagi siyang naiinis kay Berto, ay kaibigan pa rin naman niya ito. Kapatid na ang turingan nila kaya hindi niya maiwasang mag-alala sa lalaki. Sa mga misyon niya, ay ito ang palaging kasama niya. We're done now, Yaya. Tell us your secret with Rylan now. Tawag sa kanya ni Kyla. Lumapit sa kanila si Liberty. Pero sakto namang pumasok si Maris at tinawag siya. Pinapatawag ka ni Sir Ari sa baba, Lib. Ani nito sa kanya. Tumango naman siya. Paano ba yan? Pinapatawag ako ng daddy niyo. Nagawa pa niyang asarin si Dylan at Kyla sa kabila ng nabalitaan. Sumunod siya kay Maris at tumigil sa harapan ng opisina ni Aris. Kumakabog na naman ang kanyang dibdib nang maalala ang nangyari kagabi. Pambihira talaga oh! Mahinang usal niya at saka binuksan ang pintuan. For sure, ay kakausapin na siya ng lalaki sa nangyari kagabi. Maupo ka! Utos ni Aris sa kanya nang pumasok siya. Nakasuot na naman ito ng glasses ngayon. White long sleeve at hapit na hapit ang ugat sa braso niya. Overall, he looked hot kahit pa may suot na glasses. Agad sinipa ni Liberty ang naiisip sa utak. She's imagining him as one of those hot models in Hollywood. Bakit niyo po ako pinatatawag, sir? Kunwari nagtatakang tanong niya. You're here because I wanna talk about something. Sagot nito. Sumandal si Ares sa backrest ng swivel chair at kinuha ang glasses niya at inilapag sa mesa. Sabi na nga ba't iyon ang balak ng lalaki? Tumuwid ng tayo si Liberty at kinapala ng muka sa maaaring paratang ng lalaki sa kanya. This is about how you treat my kids. Nagsumbong sila sa akin. Sila raw ang pinagligpit mo ng laruan nila kahapon? Nakahinga ng maluwag si Liberty. Iba naman pala.
Oo. Bawal po ba? Tanong din niya pabalik sa amo. Sumeryoso ang mukha ni Ares. Didn't I hire you to do that? Bakit sila ang pinagliligpit mo? Para saan bang babayaran kita every end of the month? Kung mga anak ko naman ang gumagawa ng gawain mo. Asik nito. Umawang ang labi ni Liberty. Wow, chill lang sir. Yun lang naman ang ginawa nila. Sa tingin ko naman po eh, hindi naman masamang paggalawin ng tatlo ang muscles nila. Bilang exercise na rin. I just want to teach them to become responsible. Aniya. Umawang ang labi ni Aris sa inusal niya. You're unbelievable. Anito. Ano pong unbelievable doon? Aware naman po siguro kayong brat ang mga anak nyo, hindi ba? Hindi ba't hinire nyo ako dahil umalis ang dating yaya nila? Why do you think she resigned? Sige nga, isipin nyo po. Kasi mahirap silang alagaan. Ang kukulit nila at pagod na pagod ang yaya nila palagi. Kaya hindi naman siguro mas mga turuan natin silang maging responsable. Kasi hindi naman po para sa akin yun o sa'yo. Kundi para po yun sa kanila. Hindi naman po mabigat yun. Aniya, as a matter of fact, malakas ang loob niyang hindi siya natatalo sa mga argument dahil may point naman siya palagi. Napako ang tingin ni Ares sa kanya. Ngumisi siya kasi akala niya'y napabilib niya ito. Ngunit iba pala. Lalo lamang dumilim ang ekspresyon ni Ares. Binasa mo ba ang kontrata? Anito. Ha? Naguguluhang tanong niya. Siyempre hindi niya nabasa dahil hindi naman talaga siya ang totoong Liberty Batumbakal. My kid Rylan has an asthma, Liberty. He has an asthma kaya hindi siya pwedeng mapagod. It's not that usual asthma dahil anytime he can be critical. Then you just let him clean up the mess you supposed to do? Nanlamig sa kinauupuan niya si Liberty. She didn't see that coming. Agad siyang nilamon ng konsensya at binalikan kung paanong si Rylan pa ang halos luminis ng kalat kahapon dahil reklamo ng reklamo si Dylan at Kyla. Rylan was silent the whole time kaya hindi niya inakalang may sakit pala ito. Umiwas ng tingin si Liberty kay Ares at napayuko. I understand that you want them to be responsible. But you put my son's life at stake? And you didn't even know that? I'm sorry. Hindi na po mauulit, sir. Pasensya na. Hingi niya ng patawad at napayuko. Even though she's not the real yaya, at iba talaga ang trabaho niya, ay nilalamon pa rin siya ng konsensya. Kung alam lang ba niya, ay hindi niya yun gagawin. Starting from now, I hope you to be aware of your actions, Liberty. Trabaho mong alamin ang bawal at pwede sa mga anak ko. That's why you are paid. Ani Ares. Tumango siya. Buong pusong inaako ang pagkakamali. Binabawi niya na ang sinabing hindi siya natatalo sa mga argumento. Pwede ka nang lumabas. Anito sa kanya kaya tumayo na siya. Ngayon ay pakiramdam niya ay galit si Ares sa kanya. Paano na siya makakalapit pa dito? What if the threat becomes bigger? Pero hindi niya magawang protektahan ito dahil galit nga ang lalaki sa kanya. Walang iya naman talaga. Aniya at humiga sa kama. Bakit ba kasi ako ang naging yaya rito? Eh di nakagawa pa ako ng pagkakamali. Sinabunutan niya ang sarili. Hindi muna siya gumalaw dahil may klase pa naman ng triplets. Nang sumapit ang alas 12 ay tumayo na siya nang makarinig ng katok sa pintuan niya. Yaya,
Bumungad si Ryler sa harapan. Oh, Ryler! Lumambot ang ekspresyon niya at bahagyang yumuko para ma-level ito. She felt guilty seeing him now. You promised me you would teach me how to do karate, di ba? Tapos na po yung klase namin. Ready na po ako. Anito sa kanya. Nag-alinlangan agad siya kung tuturuan si Rylan dahil sa sakit nito. Pumungay naman ang kanyang mga mata. Us too. You promise us din, Yaya. Bigla ring sumulpot si Kyla at Dylan at handang-handa ng suot na jogging pants at puting t-shirt. Ang alam ko, hindi naman kayo pinangakuan ni Yaya. Ako lang ang sinabihan niya. Supladong ani Rylan at sinimangutan ng mga kapatid. But you're not allowed. Because you know naman na may asthma ka, di ba? Kaya kami na lang muna. Ani Kyla at tinapang balikat ng kapatid nito. Magpa-practice ako. Matigas na tugon ni Rylan. Tumayo si Liberty at nakaisip ng solusyon. What if ganito? Sina Dylan at Kyla muna ang magwa-warm up at tuturuan ko ng mga basics moves. Tapos sa upuan ka lang at nanonood para kapag ikaw na, hindi ka na mapagod dahil alam mo na kung paano gawin. Pwede ba yon, Rylan? Tiningala siya ni Rylan. Pero magpa-practice din ako, Yaya, di ba? Punong-puno ng pag-asa ang boses nito, kaya lalo siyang nakonsensya. Oo naman! Basta kapag okay na ang dalawa, ikaw na, para huwag ka nang mapagod. Aniya, pampalubag loob sa bata. Pero ang totoo ay hindi talaga niya alam kung papasalihin pa ito dahil sa kondisyon. Tinuruan muna niyang mag-warm up ang mga estudyante niya, sina Dylan at Kyla, para huwag manakit ang katawan nila. Kahit na mga bata pa lang ay mananakit talaga ang katawan, lalo na kapag direkta ang training. Hindi rin niya alam bakit niya ito ginagawa, ngunit magaan ang loob niya. Narito ang puso niya, ang pagtuturo ng self-defense sa mga bata. She's not into girly things. She's into this. So, sinong mauuna? Aniya. Me, Yaya, I'm ready now. Presenta ni Kyla. Tumango siya at nagsimula na ngang magturo ng mga basic moves ng self-defense. Hindi karate ang tinuro niya dahil mga bata pa lang naman ang triplets. At mas importante ang self-defense lalo na sa estado ng daddy nilang bilyonaryo. Para kung tapos na siya sa misyon, ay kaya na ng mga ito na proteksyonan ang sarili nila. Nakikita mo ba, Rylan? Tanong niya, matapos turuan ng tamang pagsipa si Dylan. Tumango ito sa kanya at ngumiti, kaya ngumiti na rin siya. Isa't kalahating oras ang ginugol nila sa loob ng gym. Mabuti na lang at hindi nagawi roon si Aris. At kung hindi, ay pagagalitan na naman siya nito. Self-defense ba ang tinuturo mo sa mga bata kanina, Lib? Tanong sa kanya ni Maris nang kumakain na sila ng hapunan. Opo, Manang. Marunong ka pala nun. Nakakahanga ka naman. Hindi naman po. Slight lang. Namilit kasi ang tatlo kanina kaya wala akong nagawa. Low-key na saad niya. Bawal niyang sabihin na expert siya roon para huwag maghinala si Maris. Pero mabuti na rin at tinuruan mo sila ng ganon. Para kapag anong mangyari ay marunong na sila kung ano ang gagawin. Huwag mo lang sasabihin yan kay Sir ha, dahil magagalit yon, panigurado. Nagiging dragon pa naman yon kapag nagagalit. Humagikik si Maris. Natulala sa harapan ni Lib at naalala na naman niya ang mukha ni Ares nang magpanggap siyang nagsislip talking. Hindi talaga yun mawala-wala sa isipan niya.
Nang tatlong araw na ang lumipas, araw ng Sabado ay umalis silang dalawa ni Ares kasama si Rylan para kumonsulta sa private doctor ni Rylan sa sikat na ospital sa syudad. Ares drove the car habang nasa shotgun seat naman siya at nasa likuran si Rylan. Hindi rin nawawala ang sasakyan ng bodyguards na nakasunod naman sa kanila. "Are you nervous, son?" tanong ni Ares sa anak. "Hindi naman po, Daddy. I've done this so many times, right?" Mainam naman na sagot ng bata. "Good boy." Tipid nang umiti si Ares at ginulo ang buhok ng anak. Sumulya pa ito kay Liberty. "Dinala mo ba ang tubig niya at extra clothes?" Tanong nito sa kanya. "Yes, sir." Sagot naman niya. "Nakapag-umagahan ka na ba?" Tanong muli nito. "Oo, sabay kami ni Manang Maris kanina." "Mabuti naman. I'll need you to run some errands later." Anang lalaki. Mukha itong cold pero may kakaiba na sa pakikitungo nito sa kanya mula nang makita nitong inaalagaan niya ng mabuti ang tatlo. Hindi niya alam kung anong klaseng errands pero mabuti nga para makapuslit siya mamaya at mapuntahan si Berto. Nasa same hospital lang kasi ang kasamahan niya na nakakonfine ngayon doon. Nagpark sila sa underground garage ng hospital at umakyat sa 5th floor patungo sa doktor ni Rylan. Pagkakita pa lang ng doktor ay laking gulat ni Liberty nang makitang si Sunshine ito, ang childhood best friend niya. "Liv? Anong ginagawa mo?" Hindi pa natatapos ni Sunshine ay pinatigil na niya ito at sinen niya sana tumahimik. "Shh! Kalang! Bagong misyon." Senyas niya at pinapasok na si Ares at Rylan. Alam din kasi ni Sunshine na undercover agent siya, ang kaibigan niya, kaya tumahimik din naman ito kaagad. Natatawa pa ito dahil yaya naman ngayon ang disguise niya. Last time kasi ay nagpanggap na doktor si Liberty at nagtanong pa ng ilang medical terms kay Sunshine para hindi mapaghinalaan. "Good morning, Dr. Sunshine." Bati ni Rylan at dumiretso ng upo sa upuang nakalaan sa harapan ng doktora. Tila usual na ito para sa bata sa dalas ng pagdalaw nila rito. "Good morning too, handsome boy. How's your experience this past few days? Hinihingal ka rin ba palagi?" Agad na kinonsulta ni Sunshine si Rylan. Naupo sa bakanting sofa si Liberty at nakatingin lang sa kanila. Si Ares ay lumapit din at umupo sa tabi niya. Napalunok tuloy siya. Lalo pat nilingon siya ni Ares at pinagmasdan ng mabuti. His lips protruded. Na self-conscious pa siya tuloy na baka may muta siya kaya pinagmamasdan siya ng lalaki. "Maganda ka rin naman pala kapag nakaayos at tamang pananamit." Komento nito. Tinitingnan pa rin siya. Umawang naman ang labi ni Liberty. "Maganda naman talaga ako, sir. Inborn po yun." Kapal lang ng mukha niya. Kung may bagay man kasing confidence siya, yun ay ang ganda niya. Kaya naiinsulto talaga siya kapag tinatawag na manang. Marahan namang natawa si Ares sa tinuran niya. "So, you do jokes too, huh?" Anito. Naningkit ang mga mata niya. Anong pinapahiwatig ng lalaki? Na joke lang yun? "Hindi kaya ako nagbibiru, sir. Maganda naman talaga ako. Diba maganda ako?" Nag-pretty eyes pa siya rito kaya natatawa muli si Ares. Hindi niya alam kung saan niya nahugot ang lakas ng loob na makipagtitigan sa malalim at misteryosong mga mata ni Ares Esquivel. "Ay sus! Huwag mo akong tawanan, Sir Ares. Maganda ako at alam ko yun. Baka nga mahulog ka pa sa akin eh." Pagpipilit niya
at ngumuso na kasi na natatawa lang ang lalaki at hindi sumasagot. In the first place, bakit pa kasi nagmamatter sa kanyang opinyon ng lalaki? Wala talagang sagot. Sinasaktan mo na ang ego ko, sir, ah. Ngumuso siya. Oo na, sige na. You're right. You're beautiful. Ani Ares at sumuko na rin sa huli sa pang-aasar sa kanya. Na-a-amaze talaga ito dahil kakaiba naman talaga ang ganda ng babae kapag nakaayos. She's radiating and captivating. Dinaig pa nga nang nanalo sa loto sa laki ng ngiti niya ang mukha ni Liv. Just always put that kind of smile dahil minsan napagkakamalan kang snob at stricta kung hindi ka nakangiti. You look old when frowning. Anito. Maligayang tumangutango naman si Liberty. Mr. Esquivel? Tawag ni Sunshine kaya napatikim si Liberty. Nalipat ang atensyon ni Ares sa doktora. Can I talk to you in a moment, please? Ani Sunshine at agad namang tumayo si Ares. Alam ni Liberty na tungkol iyon sa kalagayan ni Rylan. Kaya habang abala pa silang tatlo sa loob, minabuti niyang lumabas at ginawang pagkakataon iyon para puntahan si Berto na nasa kabilang hallway lang. Sinabi kasi sa kanya ni Berta kung saan nakakonfine ang kasamahan niya nang tumawag siyang muli kanina. Room 133. Ito na yun. Usal niya nang mahanap ang tamang room. Sinilip niya ang kaunting transparent space sa parte ng pintuan at nakita si Berto na pumapahinga pero nakamulat ang mga mata. Pumasok siya. Lib? Gulat na tanong ni Berto nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tumakas lang ako sa boss ko dahil may errands sila rito ngayon kaya hindi ako magtatagal. I just want to check your situation. Agad niyang saad. Ngumiti naman si Berto. I'm still glad that you visited. Walang masyadong dumadalaw sa akin dito dahil abala rin si Berta sa opisina. Ani Berto. Oo nga eh. So how's your injury? Okay ka na ba? Nag-aalala lang tanong niya. To whoever made this to you, deserved two times worse. Dagdag pa niya at sinuri ang nakakas na balikat at isang binti ni Berto. Don't worry, hindi rin magtatagal at malolocate din sila ni Berta. Ako mismo ang susuplong sa kanila. Ani Berto, nangumisi pa. Kaya dapat magpagaling ka na. Papatayin pa nga kita, di ba? Dagdag ni Liberty at naalala na naman kung paano niya murahin si Berto nung pinasuot siya nito ng pangmanang na damit. Walang nagawa si Berto at napahalakhak. Nang mapasobra, ay napaaray rin ito dahil sa kumunot na balikat. O paano ba? Sabi ko sa'yo mabilis lang ako eh. Magpagaling ka, Berta. Dadalaw ulit ako sa'yo kapag nagka-oras ako. Naiintindihan ko. Basta galingan mo rin sa bago mong misyon. Sabat ni Berto na may halong pang-iinis na naman. Nagkainisan pa silang dalawa bago lumabas ng room na yon si Liberty at mabilis na bumalik sa opisina ni Sunshine. Naabutan niyang tapos na silang mag-usap at nakatayo na sa harap ng pintuan si Ares. Napatingin ito sa kanya nang makita siyang pumasok. Where have you been? Anito. Nag-CR lang, sir. Sagot niya at agad na lumapit kay Rylan para kunin ang backpack nito. Pasimple rin siyang sumilip kay Sunshine na natatawa pa rin sa kanya. At kinindata naman niya ito. Let's go home now. We're done. Ani Ares. Tumango naman siya at hinawakan sa kamay si Rylan. Lumipas pa ang mga araw at lalong napapalapit si Liberty sa triplets.
unti-unti na ring nagbago ang aruganting ugali ni Dailan at Kyla habang tinuturuan niya ang mga ito ng self-defense. Si Aris ay nagiging malambot na rin sa kanya at napapansin niyang kinakausap na siya nito kahit hindi siya umuuna. Minsan natatawa pa siya dahil bumabato ito ng mga daddy jokes. Wala rin masyadong ganap sa mansyon niya. Isang beses lang na may namataan na itim na van sa labas ng compound ni Aris si Leon, ang agent na ipinalit sa posisyon ni Berta, at agad itong inireport sa kanya. Umalis din naman ang sasakyan kaya nakahinga ng maluwag si Liberty. Malinaw sa kanya ang misyon. Protect Aris Esquivel at all cost. Stop all possible threat that will hurt him and his family. Ngunit sa mga naglipas na linggo, wala pang nababalitaan si Liberty. She should be happy pero mas lalo siyang hindi mapanatag because she knows what will happen after the silence. The threat might be like a storm after the calm. Yaya, are you free? I heard na may nagbebenta raw ng ice cream sa labas ngayon. Gusto naming bumili. Lumapit sa kanya si Kyla at hinawakan pa ang kamay niya para kumbinsihin. But there's a lot of ice cream in the fridge. Aniya. Pero mas gusto namin yung nasa labas. Gusto sana naming subukan kasi sabi ng mga bodyguards ni Daddy, mas masarap daw yun, Yaya. Gusto niyo ba talaga? Sipat niya. Kahit yun na lang ang price mo sa amin. Kumagaling na kami sa training, di ba? At nag-puppy eyes pa nga si Kyla sa kanya. Kaya wala nang nagawa si Lib at pumayag din sa huli. Kasama ang triplets ay lumabas sila ng mansyon. Saan kayo pupunta, Lib? Tanong ng head ng bodyguards. Hindi na nga manang ang tawag nila sa kanya. At subukan lang talaga nila. Sa labas lang. Bibili raw sila ng ice cream. Sagot niya. Sige, pero sandali lang ah. Masasamahan ko kayo ng tauhan para magbantay. Anang head ng bodyguard. Hindi na kailangan. Kaya ko naman silang bantayan sa labas. At yan lang naman yun sa kanto. Hindi na kami lalayo. Pangako. Aniya. Napakamot ng batok ang head ng bodyguard. Lalo pat kinindatan niya ito para kumbinsihin. Alam niyang crush siya nito dahil palagi niyang nahuhuling nakatingin ito sa kanya. Ganun ba? Sige. Balik na lang kayo kagad ah. No problem. Aniya at ngumisi ng matagumpay na mailabas ang tatlo sa compound. Sa kanto ba? Dinungaw ni Lib si Kyla. Nasa kabilang kamay niya habang nasa kanan naman si Rylan. Si Dailan ay sa tabi ni Rylan kaya halos i-occupy na nila ang space ng daan. Sa kaliwang kanto raw, Yaya. Sagot naman ni Kyla. Tumango siya at hindi nagtagal ay nakita na nga niya ang sinasabing ice cream vendor na nakaupo sa upuan ng motor nito habang kumukuha ng ice cream sa bawat batang bumibili rito. Hindi ito usual na vendor tingnan dahil maskulado ang lalaki at may mga tattoo pa. Naningkit ang mga mata niya. Dayo ba ang vendor dito, sabi ng driver? Tanong niya sa mga bata. Opo ata, narinig namin kay Kuya Luis. Sagot ni Dailan. Tumango naman siya. Mukha ngang masarap dahil maraming bumibili. Komento niya. Kaya nga eh. Excited na ani Kyla. Ano pong sa inyo, ma'am? Nakangiting anang ice cream vendor. Ngunit nang humarap kay Lib, ay bahagyang nawala ang ngiti at naging magulo ang mata.
Nagtaka tuloy si Lib ngunit ngumiti rin ito. Ngunit hindi na siya matingnan. Tumaas ang kilay niya. Naningkit ang kanyang mga mata sa vendor. He seems fishy, ngunit pinabayaan muna niya. 2 chocolate nga po at 2 pandan. Aniya, at nakasingkit pa rin sinusuri ng tingin ng vendor. Tumango ito at kumuha ng cones. Nilingon ni Lib ang triplets at muling tiningnan ng vendor. Ibinaba niya ang tingin sa tato nito sa bandang liig at kamay at iisa lang ang nakaguhit doon. Imahi iyon ang ulo ng isang dragon. Ngumisi siya. She knew it. This man is a spy. Kung may identification mang ibinigay sa kanya ang boss nila tungkol sa teroristang gustong pumunteriya kay Ares, ay pare-pareho raw ang mga tatu nito bilang symbolism nila. Pulang dragon. Sa kahit anong parte man ng katawan, ngunit kapag pula ang ginamit na ink sa tattoo, ay walang tanong na miyembro raw ito. Nilingon ni Liberty ang tatlo. Okay, maupo muna kayo ron, no? Kalmadong aniya at itinuro ang malinis na bench sa di kalayuan. Bakit po? Let's just follow her. Magrereklamo pa sana si Kayla, ngunit pinutol na ni Rylan. Makahulugan nitong tiningnan si Lib. Sinunod nila ang utos niya. Nang silang dalawa na lang ang naroon, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Ikinuyom niya ang kamay. Sinong nagpadala sa'yo rito? Matigas at seryosong tanong niya sa lalaki. Natawa pa nga ito at inilahad ang 4 na ice cream na order niya. Ano pong pinagsasabi niyo, ma'am? Maang-maanga nito. Subalit abot na ni Liberty ang isang kamay nito. At ang isang kamay naman niya ay may inabot na kung ano sa ilalim. Baril. Ngumisi siya lalo. Leon? Tawag niya sa kasama na nakaposisyon din ngayon sa di kalayuan. Ito ang pumalit sa posisyon ni Berta. I'm here. Sagot nito. How many of them are here? Mahinang tanong niya na hindi naririnig ng lalaki. 4. Anito. At ngumisi siya. Weak. 4 lang ang pinadala nila. Sarkastikong aniya. Don't be overly confident. 2 of them is aiming the kids right now. Sagot ni Leon. Nanigas ang paningin ni Liberty at natanaw nga ang nakaitim na mga lalaking nakatago sa gilid ng pader malapit sa triplets. Hindi ko po alam ang pinagsasasabi niyo, ma'am. Anang vendor na kumuha ng atensyon niya kaya tinaasan niya ito ng kilay. At mabilis pa nga sa hanging inabot ang ulo nito para ay umpog sa metal na mesa ng pinagbebentahan nitong ice cream. Hindi na nakapanlaban at agad namang nawala ng malay ang lalaki. Bumulagta sa sahig, hawak ang baril sa isang kamay. Sarkastiko siyang umisi. Really ha? Hindi alam? Bakit ka may baril? Aniya, at hindi na nag-aksayang lapitan ng triplets bago pa tuluyang makalapit ang isang lalaki. Stay out of them, assholes! Aniya at agad prinotektahan ng mga bata sa pag-amba nitong magsaksak sa kanila gamit ang matalim na kutsilyo. Gamit ang puwersa ay sinipa niya ito. Sinubukan niyang saksakin ng lalaki ngunit mabilis siyang nakaiwas at agad itong sinipa mula sa likuran. Natumba ang lalaki kaya ginamit na pagkakataon iyon ni Liberty para sakyan ito at sakalin. Ngunit sinubukan pa nito siyang saksakin ng kutsilyo. Kaya agad niyang binali ang daliring humahawak ng patalim. Kaya napaiyak sa sakit ang lalaki. Nilingon niya sina Dylan, Rylan at Kyla. Kumindat siya habang
awang ang labi ng mga bata. Nasaktan ba kayo? Nag-aalalang tanong niya at tumayo matapos kuna ng malay ang lalaki. Awang at malaki ang mga mata ng mga bata. Ganoon ang reaksyon ng tatlo sa nasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Nagmistulang assassin si Lib sa bilis ng galaw niya at napatumba agad ang dalawang kalaban. I know you're confused, pero sasabihin ko sa inyo to mamaya, okay? Aniya at nagkibit ng balikat. There's two in your back, Yaya! Kinakabahang ani Rylan. Matalas ang pandinig ni Liberty at rinig niya iyon kaya gamit ang mabilis niyang reflexes, ay dumausdo siya sa lupa para hulihin ang paa ng isang lalaki. Dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa matigas na simento. Kaya tuluyan itong nawala ng ulirat. Three down! Hoy ikaw! Sumugod ka na dahil sinasayang mo ang oras ko. Aniya at tinuro ang huling lalaki na nagniningning na sa takot. May hawak itong mas malaking kutsilyo, pero dahil hindi ito lumalapit sa kanya, siya na ang mismong lumapit dito. Nanlaban pa ito kaya nahirapan siyang iwasan ang bawat atake nito bago niya ilak sa leeg ang lalaki hanggang sa tuluyan na rin itong mawala ng malay. Woo! Easy! Aniya at pinagpag ang kamay. Ni hindi pa niya nakukuha ang balisong at baril na nasa ilalim ng damit niya. At tanging skills lang talaga niya at reflexes ang ginamit niya. Ano bang klaseng mga terorista kayo? Bakit ang hihina niyo? Pweh! Insultong Aniya at tinalikura ng mga itong wala ng malay. Natawa si Leon sa kabilang linya na kanina rin pala nakikinig sa mga sinasabi niya. Ang badass mo talaga, Lib. Bilib na talaga ako sa'yo. Ani Leon. Matagal na. Aniya at lumapit na sa tatlong bata. Mabuti na lang talaga at umalis na ang mga naunang bata kanina. Kaya walang nakakita sa nangyari. Lumapit siya sa ice cream stall at kinuha pa rin ang apat na ice cream na order nila kahit wala ng malay ang vendor. Dinala niya ito sa triplets at yumuko para makalevel niya sila. Okay lang na magulat kayo, pero sana huwag niyo munang sabihin sa mansyon ang nakita niyo rito, okay? Ibinigay niya sa kanila ang ice creams. Habang ang mga bata naman ay nakaawang pa rin ng labi at namamangha sa nasaksihan. What are you, Yaya? Ano ka ba talaga? Naiintrigang tanong ni Dylan. Tipid na umiti si Liberty. Gusto niyo ba talagang malaman? Yes. Noong unang araw mo sa amin, you're effortless, avoided our trap like you're pro. Then you're not like our past nannies because you're so serious. Strict but calm and funny at the same time. You know karate and other martial arts too. Hindi ba't karaniwang wala namang alam ang mga yaya roon? But you even taught us karate. Pangangatwira ni Thailand. Si Kyla naman ay gulat pa rin na tumatango na lamang bilang pagsang-ayon sa kapatid. Okay. I am an agent, a professional trained martial artist, an undercover agent. Pagtatapat niya. Lalong nagulat si Dylan at Kyla. Si Rylan ay napayes at napuno ng galak. I knew it! Anito. Tipid nang umiti si Liberty. Ginulon niya ang buhok ni Rylan. I do missions for a living. And my mission this time is to protect you and your daddy to those bad guys. But this must be
remain as a secret. Since you saw me already, can we keep a promise that you won't tell it to others? Lalo na sa daddy nyo? Wika naman, Yaya. You're so cool nga eh. Galing-galing mo. Saad ni Dailan. We want a mommy like you. You're a badass. Humagik-hik naman si Kyla. Natuto pang labi ni Liberty. Anong mommy agad ang pinagsasabi nyo, ha? Pinanlakihan niya ng mga mata ang tatlo. Humagik-hik naman si Kyla. Hindi ba't nagiging close na kayo ni Daddy these days? He even smiles while talking to you. Dati nga, he rarely smiles mula nang mawala si Mommy. Pinagmasdan ni Libang triplets at hindi napigilang huwag mangiti. Why not? Crush rin naman niya si Aris. Namula siya sa naisip. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang tunog ng mobile ng pulisya. Kaya inaya na niya ang tatlong bumalik. Pagkabalik sa bahay ng tatlo ay sinalubong agad sila ni Aris na papaalis na rin sana. Where have you been? Sobrang nag-aalalang tanong nito. Daddy! Daddy? Agad na lumapit ang tatlo sa kanya at niyakap siya. Sa kabilang kamay nila ay naroon ang ice cream na hindi pa rin nauubos. We went out to buy some ice cream, Daddy. Ani Kyla. Tinignan nito ni Aris at sinuri ng tingin pagkatapos ay umangat kay Liberty. Napako sa kinatatayuan niya si Liberty. Saan kayo galing, Lib? May nag-report dito kanina na may terorista raw na nakapasok sa subdivision ngayon. Kaya nagalit si Sir. Nag-alala siya ng husto nang malamang lumabas kayo ng mga bata. Munti ka nang tawagin lahat ng tauhan niya para hanapin kayo. Mabuti na lang at bumalik kayo kaagad. Dumating din si Maris at pinaliwanag sa kanya ang lahat. Okay lang kami, Manang. Wala naman kaming nakitang terorista sa labas kanina. Aniya at muling tiningnan si Aris na nasa kanya pa rin ang tingin. Wala bang lumapit sa inyong nakakahinalang mga lalaki? Marahang tanong ni Aris sa mga anak. Tumingin pa ang mga ito kay Lib bago muling lumingon sa tatay nila. Wala naman po, but we had a fun time with Yaya Daddy. Look, nilibre niya kami ng ice cream oh. Ani Dailan, nakahinga roon si Liberty at mabuti na lang ay alam ng tatlo ang gagawin. Ginugulo-gulo ni Aris ang buhok ng triplets at siguradong okay na nga ang mga ito bago tinawag si Maris. Manang Maris, can you assist them? I need to talk to Liberty right now. Anito. Tumango si Maris at sinamahan ang tatlo paakyat sa kwarto nila. Bago tuluyang mawala ay nilingon pa siya ng mga ito at binigyan ng thumbs up kaya pigil ang tawa niya lalo pat nasa harapan na niya si Aris. Napatikhim siya. Let's go to my office. Anito kaya naglakad na sila papasok sa loob. Kinakabahan talaga siya. Hindi katulad ng dati ay hindi na siya nakakaramdam ng kaba na baka mabukos siya sa misyon niya. Ang dahilan kung bakit siya kinakabahan ngayon ay dahil sa mga titig ni Aris na hindi niya maipaliwanag. Did you tell the kids to lie? Bungad nito sa kanya. Nanigas ang mga mata niya. Paano niyo po nasabi yan, sir? Maang-maangan niya. So, hindi niyo talaga nakasalamuha ang mga taong yun sa labas? The police called me before you came that they found 4 men passed out in the road near my compound. Nagbebenta rin sila ng ice cream. Makahulugang wika ni Aris. Nako! Wala po talaga. Hindi naman po ako marunong sa martial arts, kaya imposible namang ako ang nagpatumba sa mga taong yun. Maniwala po kayo.
Sa kabilang street po kami bumili ng ice cream kaya save kami ng mga bata. Bumuntong hininga si Ares. Minasahin nito ang tulay ng ilong at pasipat na tiningnan si Liberty. She even confidently touted her expression para kumbinsihin si Ares. Okay then. Good. Anito sa wakas. I was just worried that those men might have encountered you. And my kids. Nag-aalala ako, Liberty. Hindi lang sa kanila. Sa'yo rin. Seryoso nitong usal. Napalunok naman si Liberty. Hindi niya maipaliwanag ang pag-alsa ng mga paru-paro sa tiyan niya. Peke siyang umiti. Bakit naman kayo mag-aalala sa akin, sir? Aniya at pinigilan ng huwag mapabungisngis. Sasagot na sana si Aris nang bumaba ang tingin nito sa braso niya. Where did you get that cut? Umigting ang panga nito. Agad sinunod ni Liv ang direksyon ng mga mata nito at nanlaki ang mga matang nakitang may maliit na hiwa sa braso niya. Hindi niya napansin iyon. Ni hindi niya naramdamang may hiwa siya. Napatingin siya at napangiwi kay Ares. Inasahan niyang galit agad ang hahari sa mga mata nito, ngunit nakita niya ang pag-aalala ang naroon. Hindi ko kasi napansin ang matalim na bagay kanina sa tindahan ng ice cream. Doon ko siguro nakuha. Halos hindi na siya makakapag-isip ng sagot dahil distracted siya sa tingin nito sa kanya. Tumayo ito at kung may anong kinuha sa drawer. You're so clumsy. Bulong nito na hindi niya malinaw na narinig. Sir? Nang bumalik ay may hawak ng first aid kit si Aris at inilapag ito sa desk. Come here. Utos nito sa kanya. Napatayo tuloy siya nang wala sa oras at umikot na parang makaharap ang lalaki. May inilaan itong upuan sa harapan para malinis nito ang sugat niyang dumudugo. Next time you should be aware of your surroundings. Ni hindi mo alam na may sugat ka na pala. Palagi ka na lang bang wala sa isipan, ha? Pangaral nito sa kanya. Ngumuso naman si Liberty. Para kang bata minsan. Dagdag pa nito. Bata naman po talaga ako, ha? Pili yung sagot niya at pinagmasdan kung gaano karahang gamutin ni Ares ang sugat niya. Pakiramdam niya tuloy ay natutunaw ang tuhod niya. Plus the party happening in her stomach is making her sensitive. Naputol nga lang nang mapaigik siya sa hapdi ng alcohol na tumama sa sugat. Aray! Kinagat niya ang labi at napatingin kay Ares. Kinagat din ito ang labi para magpigil ng tawa. Bata ka nga. Pilyo rin itong tugon. Pabiro niyang sinapak ang dibdib nito, ngunit siya rin nahiya nang maramdamang mas matigas pa sa future niya ang dibdib ng lalaki. Doon na nagpakawala ng tawa ang lalaki. Konti na lang iisipin kung sinasadya mo talaga to take an advantage to touch me. Anito, umawang ang labi niya at agad na umusog. Wow! Ang feeling mo naman, sir. Sumero to. Kahit pa maghubad ka ngayon, hindi ako matitinag. Angal niya pa. She is surprised of herself. Hindi siya lumalambot sa ibang lalaki ng kagaya noon. Pero pagdating kay Ares, ramdam na ramdam niyang isa siyang babae. Babae na ang kahinaan ay isang nice, tall, dark, and handsome. Natawa na lang si Aris sa tinuran niya. Pero ang totoo, kung magagawa niya lang maghubad ng lalaki ngayon, ay mamamatay na talaga siya o mangingisay.
Hindi na napigil ang tawanan nilang dalawa hanggang sa matapos ang paggamot. Mabuti na lang at nakalimutan na ni Aris ang mga lalaking umatake sa kanila kanina. Naging maganda at matiwasay ulit ang mga sumunod na linggo. Nagkaroon pa siya ng rest day kaya dinalaw niya muli si Berto sa ospital. Sumapit ang buwan ng Disyembre at dahil taon-taong ingrande ang kaarawan ng triplets, ay nagpatulong sa pamimili si Aris kay Liberty, particular sa mga ereregalo nito sa mga anak. Nilibot nilang dalawa ang buong syudad sa paghahanap ng maereregalo. Aris even disguised himself at hindi na nagdala ng bodyguards para hindi makaagaw pansin. You know what? I'm actually tired of having bodyguards around me. I want to live normally kahit isang beses lang. Anito kay Liberty. Tumango siya ngunit palihim na umisi. Hindi nito alam na may kasama pa rin ito hanggang ngayon na bodyguard. Siya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang trabaho sa kabila ng pagkakagusto kay Aris. At syempre pa ay ang pagkakalapit ng loob niya sa triplets. What do you want in Christmas, Liv? Tanong nito sa kanya out of the blue. Tapos na nilang bilhin ang regalo para sa triplets. Saktong Christmas din kasi ang birthday ng tatlo. Bahay, cars, dress. Tipid siya ngumiti. Kahit maliit lang yan basta meaningful, masaya na ako ron. Like flowers. Hindi naman ako materialistic. Bakit? Reregaluhan mo ba ako, sir? Malokong tanong niya. Are you one of those girls who likes chocolates and flowers? Natutop ang labi niya sa pagiging direktang magsalita nito. Konti na lang talaga at iba na rin ang iisipin niya. It really depends. Kung gusto ko ang lalaki, kahit ano pang kaklesya yan ang gawin niya, tatanggapin ko pa rin. Unless, I don't like that man. You know, love is a cliche. Aniya at bahagyang natawa. Ang totoo ay wala naman siyang naging boyfriend noon. Mga flings lang at kalandian pero nothing serious. Nangiti naman si Aris. How about your late wife, sir? Does she like chocolates and flowers too? Tanong niya pabalik. She's actually not. Nagagalit nga yun sa akin nun kapag binibigyan ko ng bulaklak dahil ginagastos ko lang daw ang pera ko. Naging halata ang pait sa mata ni Aris nang alalahanin ng late wife nito. But there's still a smile on his lips showing that he's moved on and okay na siya. Alam mo sir, hindi ko pa rin pala gusto ang chocolates at flowers. Masarap at mabango lang sila pero hindi talaga ako interesado sa kanila. Bigla ang pag-iba ng pananaw niya na may halong kalokohan kaya kapwa sila natawa ni Aris. You know, you're so silly. And funny, you can drop and stop calling me sir from now on. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ha? Huh? Parang ang weird namang tawagin kita ng Aris? Aris Esquivel? Hindi naman. Aris na lang ang itawag mo sa akin. It sounds good coming from you. I can't feel when you're calling me sir. Tumango naman siya, ngunit lihim na napahagikik sa kaloob-looban. Bumalik na sila ng garahe at pinagbuksan siya ni Aris ng pintuan ng kotse. Kilig na kilig naman si Liberty na parang hindi makapagtimpi. Lumipas muli ang araw at mas lalo na silang naging kaswal ni Aris sa isa't isa. Palagi na lang silang magkasama kapag walang trabaho si Liberty at ganoon naman ang pang-aasar ng mga bata. Si Berto na nakadischarge na sa hospital ay bumalik na rin sa trabaho nito kaya bumalik na sa dati ang dati nilang setup.
Abala ang tao sa mansyon dahil tatlong araw na lang ay kaarawan na ng mga bata. Kahit palapit na ang Christmas, ay hindi pa rin umuuwi si Liberty. Ibang-iba dati na palagi siyang rumerequest kapag Christmas break. Dahil na rin siguro sa bond na nabuo nila ng mga Esquivel. For the first time, she felt a touch to her subject. Any update, Bert? Tanong niya ng hapong yun sa mismong kaarawan ng mga triplets. Minabuti niyang tumawag sa kasama bago sila umalis patungo sa hotel kung saan gaganapin ang celebration. Every day, she's asking for an update dahil ramdam niyang may masamang mangyayari sa mga darating na araw. Mabuti at tumawag ka. We just had a brief meeting about the man who attacked you 2 weeks ago. And we found a shocking truth. Wika ni Berto. Liberty became alert at sinilip ang paligid niya. Walang tao. She is wearing a black bodycon dress right now. And underneath her is her weapons. What did you discover? The man who's planning to assassinate Aris Esquivel is his uncle, Andrew Acejo. And he's been planning this for years, Lib. What? Kumunot ang noo ni Liberty. Hindi pa niya nakita ng personal si Andrew, but she saw him sa family pictures ni Aris. You don't need to know the whole reason behind it, but for intel, it all rooted from jealousy dahil imbes na si Andrew ang magmana ng corporation ng mga Esquivel, ay sa apong si Aris ibinigay yon ni Antonio Esquivel Sr. Because Andrew is a bastard, anak sa labas. For years, he loathed Aris secretly and hired terrorists to assassinate him. And for our calculation, he's planning to do it tonight. Bago pa kayo makaalis dyan. Leon said na may sasakyan ang nagbabantay sa labas ng subdivision ngayon. Be ready at mag-ingat ka ngayon, Lib. We've sent our men there. I and Bertha are coming too. Huminga ng malalim si Liberty. Ayaw sana niyang masira ang gabi ng triplets, ngunit wala siyang choice. She can't do anything but make sure that Esquivels are safe. Naghanda siya ng matagal dito. Hindi siya pwedeng magulat pa. Be careful. Do not trust anybody there. There must be someone Andrew planted there to spy for him. Also, don't cut off your line. We're coming. Bili ni Berto bago tumahimik ang kabilang linya. Pinagmasdan ni Liberty ang refleksyon niya sa glass wall. She is wearing a dress that hugged her hourglass body. She looked badass in her dark eyelid eyes too. Marundi ng lipstick niya. Ibang-iba ang imahe niya ngayon kaysa sa kinagis na ng tao sa mansyon. Now, she regrets not wearing her vest dahil giyera pala ang mangyayari ngayong gabi. Lib! Agad siyang napatingin nang marinig si Aris. Umawang ang labi nito nang makita siya. Naging visible ang gulat at pagkamangha nito sa mga mata. You look different and beautiful. Anito, puno ng adorasyon ang mga mata. Thank you. But I need to tell you something. You must not leave this place tonight, Aris. Someone is threatening you right now. Deklara niya. Isinantabi ang compliment nito sa kanya. What do you mean? Your uncle is planning to assassinate you. He's planning this for years and he's gonna make it ngayon gabi. Kaya hindi kayo pwedeng umalis ng mga bata. You will be massacred while traveling. Napatingin sandali si Aris sa kanya, digesting her words. Ilang sandali pa, ay napabuga ito ng hangin. I knew it.
He's the one giving me death threats all this time. Kaya pala he canceled my invitation. Umigting ang panga ni Ares. Were you the one who was sent here to protect me? Natutop ang labi ni Liberty. Bakit alam ni Ares ang bagay na yun? Bakit mo alam ang bagay na yun? Gulat na tanong niya. Ngumisi si Ares. Of course, I would know. Ako ang kumausap sa boss mo, ang nagbayad ng malaking halaga para magpadala ng agent dito. Pinasadahan siya ng tingin ni Ares. Kaya pala ibang Liberty ang dumating, hindi ang Liberty na na-meet ko. You're here for a different reason, and I didn't even cut that clue. Anito samantalang lalong napakong si Lib sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung ano ang ire-react. All this time, alam pala nitong peke siya. Alam mong hindi ako si Liberty ba tong bakal? Hindi makapaniwalang Aniya. And you just played all along? I've met the real Liberty ba tong bakal, Lib. She's very opposite of you. Kaya malalaman ko talagang peke ka. But because I didn't know why you were here, I need to play along. Because it seems like you're a good woman with a different approach of babysitting kids. Hindi ko alam na ikaw ang pinadala nila. I thought it was that man always sitting in the window of the near tower. Anito. Lalong bumagsak ang panga niya. Alam din ito na nagbabantay si Leon sa Lopez Tower na hindi kalayuan sa kanila. Ang totoo, kailangan mo ba talaga ng tulong? You seem to know everything. You even know about Leon. Hindi niya maiproseso ng mabuti yun. Nagkibit ng balikat si Ares sa kanya. I need extra protection, Lib. Kaya nga nag-hired ako ng agent. So what's the plan? Anito sa kanya. Kahit pa bawal kang umalis ngayon, we need you to get out of this place before it's too late. Kailangan nating dumaan sa kabilang daan at mailagay sa safe na lugar ang triplets. Nasaan nga pala sila? Agad na napamura si Ares. Oh shit! They are on the room with Maurice. Anito. Let's go now. Ang importante ay kasama nila si Manang Maris. Aniya. No, you don't understand. Tauhan ni Andrew si Maris. She originally worked for him at lumipat lang dito. That's skimming tag. I'll kill him kung may gagawin mo siyang masama sa mga anak ko. Kumuyom ang kamao ni Aris sa galit. Binilisan nilang pagtakbo patungo ng third floor at unang tapak pa lang ay sigaw na ni Kayla ang narinig nila. Daddy! Daddy, help! Yaya! Help, Yaya! Sinipa ni Aris ang pintuan at bumulagta sa harapan nila ang tatlong nakaitim na lalaki na pilit na hinahatak si Daylan, Kayla at Rylan. Naroon din si Maris at mukhang inuutusan ito ng mga lalaki. Paano ang mga ito nakapasok sa mahigpit na security ng mansyon? Bitawan niyo ang mga anak ko! Ang galit na boses ni Ares ang bumulabog sa buong kwarto. Walang hinintay na segundo si Liberty at agad niyang sinugod ang mga lalaki. Una niyang inagaw si Kyla at sinipa ang lalaki. Napaigik pa siya nang matamaan ng suntok, kaya sa galit ay malakas niyang siniko ito sa noo. Si Ares ay walang hirap din na pinatumba ang dalawa sa mga lalaki, kaya naiwan si Maris. Sir, patawad po! Napuno ng kaba at takot ang mukha nito. Huwag muna ngayon, pero babalikan kita, Maris. Nakakamatay na ani Ares. At agad na binuhat si Kayla palabas ng room na yon bago tuluyang nilak para hindi makalabas si Maris. Si Rylan ay dinapit ni Lib
habang si Dylan ay nagawa pang sigawan si Maris. Sabi ko na nga ba masama kang matanda ka? Masamang damo, matagal mamatay. Anito. Napangisi si Liv dahil doon. Ngunit nawala rin ang harapin siya ni Aris. The entrance of my house are filled with bodyguards right now. And I doubt if they're still working for me. Dahil nanggaling din sila kay Uncle Andrew. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Anito, tumango naman siya. You have a secret door in your office, right? It leads to where? My garage. Doon tayo tutungo. Kailangan nating makapasok sa opisina mo sa ibaba upang mailabas ang tatlo habang wala pa ang mga kasamahan ko. Okay. Ako na ang bahala sa unahan. Ikaw ang bahala dyan sa likuran. Dahan-dahan nilang tinungo ang hallway pababa ng grand staircase. Ngunit bago pa man nila matanaw ang opisina, ay may pumasok ng dalawang bodyguards, kaya napatigil sila. Sir, saan kayo pupunta, sir? Mamaya pa po ang alis nyo, di ba? Ani ng bodyguard. Why are you asking? It's a private matter me and my children needs to discuss. Pwede bang layuan nyo muna kami? Authoritative na wika ni Aris. Umiling naman ang mga ito. Umirap si Liberty. So all this time, traidor din pala ang mga ito. Sorry sir, hindi pwede. Kailangan namin kayong bantayan dahil may threat daw sa inyo ngayong gabi, sabi ni Sir Andrew. Bawal kayong lumabas ng bahay. Sagot nito. Nanunood lang ang mga bata. Siguro'y dahil binabawi pa nila ang sarili matapos muntikan ng dukutin. But Lee believes on them. Hasana ang mga ito sa self-defense ngayon, kung ano man ang mangyari. And who are you working to? Who's paying for you? Ang sabi ko, layuan niyo muna kami. Matigas na ani Aris, ngunit muling umiling ang bodyguards. Sinubukan na nitong lumapit kaya agad nang umaksyon si Liberty at inuna ang bodyguard na may baril. Mauna na kayo. Aniya. I'm not leaving you, Liberty. Giit ni Aris. Nakipag-agawan siya ng baril. Hindi pwedeng pumutok ang baril dahil maririnig ng nasa labas. Malaking problema pa yun. Umalis ka na, dalian nyo. Marian niyang saad at bago pa makalabas ang isang bodyguards upang magsumbong, ay mabilis din niya itong binato ng balisong at agad na tumama sa batok nito. Napaigik siya nang makabango ng bodyguard na hawak niya at sinampal siya. Dali na, Aris, ilayo mo ng mga bata rito. Susunod ako sa inyo. Aniya at gigil na tiningnan ito habang tinatamaan siya ng bodyguard. Ilang beses na bumuntong hininga si Aris bago tuluyang sinunod ang utos niya at dinapit ang kanyang tatlong anak papasok ng opisina. Mag-iingat ka, don't get hurt. Bili nito sa kanya bago siya tuluyang naiwan na mag-isa roon. Traidor! Giit niya nang makaharap ang bodyguard. Ngumisi ito sa kanya. Ito ang head ng mga bodyguards nila roon. Ang tagal mo na rito, pero hindi ka man lang namin napaghinalaan. Maswerte ka at hindi ka namin natunugan. Matagal ka na sanang namatay. Anito at sinugod siya. Agad nagbanat ng buto si Liberty at nakipaglaban dito. Mabilis niyang iniiwasan ng suntok nito at binabanatan niya ng sipa. Ngunit mabilis na naubos ang lakas niya dahil totoong magaling din ang kalaban. Nang sinubukan nitong umiwas sa sipa niya, ay agad niyang dinakip ang ulo nito at nilak sa mga braso niya. Nanlaban pa ito ngunit dahil sa panggigigil niya, nawalan din ito ng hininga. Hingal na hingal siya ng kunin ang baril sa lalaki.
at agad na pumasok sa opisina ni Aris. Nakabukas na ang secret passage kaya agad siyang pumasok, kasunod ng pagpasok ng ilan pang bodyguards sa loob ng mansyon. Aris? Rylan? Dinerecho niya ang madilim na pathways patungo kung saan hanggang sa may natanaw siyang ilaw at dinala siya sa garahe ng lalaki. Yaya? Yaya! Agad na napahiyaw ang triplets nang makita siya at tinakbo. Nagulat din siya nang makitang wala ng malay ang isa pang lalaki sa paanan nila. Anong nangyari? Gulat niyang tanong at nakita ni Aris na nakikipaglaban din sa isa pang lalaki. This man tried to kidnap us again, Yaya. Mabuti na lang marunong na kaming magkarate. Ani Dailan. Napako ang paningin sa kanila ni Liberty. She is so proud. Lumapit sa kanila ang hinihingal na si Aris. Who taught you self-defense, kids? Gulat na tanong nito. Agad nginuso ng tatlo si Liberty at ngumisi. Si Yaya Lib, Daddy. She's secretly teaching us martial arts. Sagot ni Rylan. Agad na umiwas ng tingin si Liberty ngunit ramdam na niya ang paninitig ni Aris sa kanya. You're unbelievable, but thank you. Anito. Walang anuman. Gusto mo, pati ikaw isali ko sa martial arts lesson ko? Pili ang Aniya sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan. Mabilis lang din ang momentong iyon dahil nahanap na sila ng ibang bodyguards at may mga hawak pa itong baril. Magtago kayo! Aniya at agad na binunot ang baril sa ilalim ng suot na dress. Agad niyakap ni Aris ang mga anak at nagtago sa pader habang nakikipagbarilan si Liberty sa kalaban nila. Napuno ng ingay ang lugar at nang nagliliparang mga bala. Bert! Diniinan niya ang earpiece at tinawagan ang kasamahan. Malapit na kami. What's happening there now? Wait! Is that gunfire? Nakikipagbarilan ka na ngayon? Gulat na tanong ni Berto. Kaunting hintay na lang. We'll be there in 5 minutes. Anito sa kanya. Tagumpay na tinamaan niya ang dalawang bodyguards at may naiwan pang 5. Tell our boss to deploy someone para dakpin si Andrew Acejo Bert. And I got this under control here. Sagot niya. No, pupuntahan ka namin dyan. Andrew Acejo is being hunted by the NBI now. Nag-uusap sila ni Berto sa kabilang linya habang nakikipagbarilan siya. Paminsan-minsang tatago at iche-check kung okay lang si Aris bago muling asintahin ang 5 lalaki. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang panibagong putukan sa labas ng bahay ni Aris. Dumating na ang mga kasamahan niya. Nakahinga siya ng maluwag at sa pagkakataong ito ay tagumpay na natamaan ng 5 pang lalaki. Lumapit siya sa 4 at agad niyang niyakap ang mga ito. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Aris sa kanya. Dalawang emosyon ang pinapakita ng deep set eyes nito. Pag-aalala at paghanga. Okay lang ba kayo? We're okay, Yaya. Thank you for saving us. Ani Kayla habang umiiyak. Oh, don't cry please. Safe na kayo. Dumating na ang mga kasamahan ko. Ngunit ayon ang buong akala niya. Dahil nang tumayo na siya para lapitan si Aris, bigla na lang siyang nakarinig ng putok at ang pagtama ng mabigat na bala sa likuran niya. Liberty! Aris' voice thundered through the whole place as he saw her vomit blood. Ang baril na nabitawan ni Liberty ay agad nitong pinulot at ibinalik sa lalaking lapastangang bumaril sa kanya. Kayla, Dylan and Rylan
cried loudly. Don't close your eyes. Dadalhin kita sa hospital. Nanginginig sa takot ang boses ni Aries. Walang hirap niyang binuhat si Liberty at isinakay ng sasakyan kasama ang mga anak. I haven't confessed my feelings for you yet. Don't leave me, please. Bulong ng pagmamakaawa nito sa kanya. Hindi niya naigalaw ang sarili. Ang sakit na lumalamon sa sistema niya ang dahilan kung bakit hindi niya magawang sumagot. I love you. I love you. Mahihinang usal nito sa tenga niya habang binibilisan ang pagdadrive. Kaya bago pa mawala ng ulirat niya, nagawa pang mangiti ni Liberty. At least now, she knows that Aris loves her. Maliwanag at mataas ang sikat ng araw, ngunit hindi ito nakakasakit sa mata. Kasabay noon na sininghot ni Liberty ang bouquet ng bulaklak na hawak niya. Nakita niya ito sa itaas ng picnic mat matapos mag-CR sandali. Paboritong rosas niya yun. Sino kayang nag-iwan nito rito? Takang tanong niya. Isang buwan na ang nakakaraan and she finally recovered from her spine injury at luckily ay nakakalakad na siya ulit. Her mission with the Esquibel has been accomplished too. Nahuli na si Andrew Acejo at lahat ng mga tauhan nito, pati na rin si Manang Maris. Nalagay na rin sa tahimik ang buhay ni Aris at ang tatlong anak nito. Siya naman ay bumalik na rin sa normal ang buhay at namimiss na nga ang pagtanggap ng mga misyon. Namula ang pisngi niya nang maalala ang binulong sa kanya ni Aris bago siya mawala ng malay noon. Ang totoo'y kinikilig pa rin siya. Habang nasa hospital, ay araw-araw siyang dinadalaw nito at sinisigurong mabuti ang kalagayan niya. Ito pa lamang ang unang beses na may nag-care para sa kanya na isang lalaki. Kaya hindi niya mapigilang huwag matili. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Munti ka na siyang mapasigaw nang biglaan na lang sumulpot si Aris sa tabi niya at umupo din sa picnic mat. Agad na kumabog ang dibdib niya at namula ang pisngi. You like my flowers? Nangingiting-a nito kaya lalo siyang na-distract. Naalala niya ang pag-uusap nila noon tungkol sa kung ano ang regalong gusto niya. And she said, flowers. Anong ginagawa mo rito ha? The kids requested to visit you. Pinuntahan ka namin sa bahay mo pero wala ka ron. Kaya I guess dito ka mahanap. At tama ako, nandito ka nga. Napalingon siya kay Aris. Kasama mo ang tatlo ngayon? Agad na may gumuhit na tuwa sa mukha niya. Lalo pa, nang sumulpot na nga sina Rylan, Dylan at Kyla sa harapan niya mismo. We've missed you, Mama Liv. Napaubo siya nang tawagin siyang mama ng mga ito. Natawa rin naman si Aris. May gusto raw silang sabihin sa'yo. Anito. Ano namang gusto niyong sabihin? Aniya, ngunit hindi pa rin mawala sa utak niya ang pagtawag nila sa kanya ng mama. From Yaya to Mama, real quick, lumuhod ang triplet sa paanan niya. Can you accept Daddy's love for you so we can be a family now? Sige na po. Magiging super kind na po kami sa inyo. Please. The kids never stopped to surprise her. Halos mabuluna naman si Liberty sa hangin ng wala man lang ang mga itong preno sa pagsasalita. Ni hindi pa siya nakakapag-prepare. Kinuntsaba mo pa talaga ang mga bata ha? Inurapan niya si Aris at marahang sinapak dahil hindi niya alam kung anong ire-react. Ayaw mo ba? Pangungonsensya nito. Palibhasa nakaamin na rin siyang gusto niya ito, kaya naman malakas ang loob.
Hindi naman sa ganun pero kasi ginugulat mo ko. Hindi pa ako ready pero alam mo naman talagang bibigay ako basta sa kanila eh. Aniya. Mula kasi nang ma-save niya ang buhay nila at iniligtas din ni Aris ang buhay niya, ay nagkalapit palalo ang mga loob nila. She knew him deeply and ganun din ito sa kanya. They have that deep connection to each other now. You love us naman, Mama Lib, di ba? Kumurap-kurap pa si Kyla. Oo naman. Eh di pakasalan mo na po si Daddy para naman maging legal mama ka na namin. Pero marami namang iba riyan na pwede sa daddy nyo, di ba? We don't want them. Ikaw ang gusto namin. Napabuntong hininga si Liberty. As if naman na hindi niya ito gusto. Ang totoo ay grabe na nga ang pagse-celebrate ng mga paru-paro sa tiyan niya ngayon. Sa huli ay napatitig na lang sa kanya si Aris. They stared at each other. Can I? Marahang usal nito sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi at mariing pumikit. Pagmulat niya, unti-unti siyang tumango. Kaya nagsihiyawan na ang tatlo at ngumisi naman si Aris. Para bang nanalo sila sa Olympics sa sobrang saya. Yay! Finally! We love you, Daddy and Mama Lib. Niyakap silang dalawa ng tatlo kaya nagkalapit ang kanilang mga mata. Aris attempted to kiss her pero bawal dahil naroon ang mga anak nito. So instead of kissing her, he murmured something. 1, 4, 3. You are my universe, Lib. Anito. Ngumiti siya. Walang mapagsiglan ang saya na nararamdaman sa kanyang puso. If universe has an end, I choose to be with you that day over and over again. She was sent to protect him, but while doing her work, she learned to fix his broken heart too. From a tragic past relationship, Aris learned that in love, there is a second chance. A chance to learn from your mistakes and to become a better person. Together, they proved that no matter how painful the past is, if there is love, there are hope and life. At para kay Liberty, iyon na ang greatest achievement niya. Ang magkaroon ng lalaking mahal na mahal siya at ang matanggap ng mga anak nitong sobrang makukulit. Mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh.